Apong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gubanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo. Ang mga anak naman ninyo ay ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, "Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y
sasakay ng karuahing pandigma. Ang iba'y mangangabayo at ang iba namay lalakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karuahing pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagapaggawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paaalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na yaon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel sa Panginoon. Sinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang baliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo iyong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang baliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang
dating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakakikita sa lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakikita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi. Pakisabi, "Pinagpala ka." Mukha po bang pinagpala? Mukha naman. Amen po. Amen. Gusto ko pong simulan yung aking pagninilay sa isang kwento po. Noong 2012 po, yung aking tatay ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Nagkaroon siya ng sakit sa puso na malala. Nagkaroon siya ng ilang atake sa puso. Kaya nung panahon na iyon, 2012, yung aking tatay ay parang nawawala na ng pag-asa. Nawawala ng gana sa kanyang buhay. Parang gusto nang bumitaw. Ayaw nang magpatuloy pa. Kasi hindi niya na nagagawa yung kanyang mga dating nagagawa. Hindi niya na napupuntahan yung mga dati niyang napupuntahan. Nakahiga na lamang siya sa kanyang higaan. Kaya minsan isang araw, tinawag niya kami. Sinabi niya sa aming magkapatid, dalawang magkapatid kaming naroroon, nung pinalapit kami sa kanya, sabi niya, "Okay na ako? Okay na ako?"
alagaan niyo yung isa't isa. Siyempre ako po, bilang isang anak na nagmamahal sa aking tatay, mangiyak-ngiyak po ako sa sinabi ng tatay ko na okay na ako. Okay na yun. Para bang sinasabi na okay na yung buhay ko. Okay na ako. Alagaan niyo yung isa't isa. Sabi ko sa kanya, hindi pwede iyon. Sino ba namang anak ang tatanggapin na lang iyon? Kaya sabi ko, lalaban tayo. At inalagaan at ipinagdasal namin yung aming tatay. Matapos ang isang taon, naging okay naman po yung aming tatay. Nagagawa niya ulit yung mga dati niyang nagagawa. Nagkaroon siya ng panibagong lakas. Pero kung titingnan po ninyo, sa tagpong iyon, naparalisa na yung kanyang pag-asa. Naparalisa na yung kanyang pananampalataya dahil sa kanyang kalagayan. At ano yung nagligtas sa kanya? Ano yung hindi bumitaw? Ano yung patuloy na lumaban? Yung pananampalataya ng kanyang pamilya. Yung pananampalataya naming mga anak niya, ng kanyang pamilya. Ano pong sinasabi sa atin ito? May mga pagkakataon po sa buhay natin na parang mapaparelisa din yung ating pag-asa at pananampalataya na magtutulak sa atin na tumigil na lang, sumuko na lang, bumitaw na lang. Pero ano pong mahalaga yung pananampalataya ng mga taong nakapaligid sa iyo? Kami po ay hindi sumuko at yung aming pananampalataya nagtulak na pangalagaan talaga at samahan yung aming tatay. Sa kaparehong paraan po sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin yung isang taong paralisado, hindi rin makagalaw. Paralisado rin yung kanyang pananampalataya, hindi makalapit sa ating poong Jesus Nazareno. Anong nakatulong sa kanya? Yung apat na tao na nagdala sa kanya sa ating Panginoon. Yung apat na tao na may matinding pananalig at pananampalataya sa Panginoon na nagdala sa kanya sa ating Panginoon. Ano pong unang mahalagang ipinapahayag sa atin sa araw na ito? Napakahalaga ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. At yung pananampalataya ng bawat isa sa atin, maaaring makapagligtas ng mga taong nawawalan ng gana, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya. Kaya ito po yung unang biyayang hingin natin sa Biyernes na ito, sa araw ng pagdedebosyon natin sa poong Jesus Nazareno. Nawa tayo ay palaguin pa sa pananampalataya upang tayo ay makapagdala ng kaligtasan sa mga taong nawawalan na ng pananampalataya at gana sa buhay na ito. Kaya po nating magdala ng maraming tao sa kaligtasan basta tayo'y may matibay na pananampalataya. At yung ikalawa pong gusto kong tingnan natin, yung apat na tao po na nagdala dun sa paralisado kay Jesus ay tinatawag ding apat niyang mga kaibigan. Gusto ko pong makita natin sa ating buhay sa ngayon. Tingnan po natin yung ating mga kaibigan. Saan po ba tayo dinadala ng ating mga kaibigan? O kaya mas magandang tingnan natin yung ating sarili. Anong klaseng kaibigan ba tayo para sa mga taong kaibigan natin sa mundong ito? Saan natin dinadala yung ating mga kaibigan? Pinapakita po sa atin sa Ebanghelyo na ang tunay at tapat na kaibigan ay nagdadala, nagbubuhat ng kanyang kaibigan papunta sa ating Panginoon. Dahil alam po natin may mga kaibigan tayo, may mga tao sa buhay natin na unti-unti nang nalalayo sa Panginoon, unti-unti nang nawawala ng pananampalataya at hindi na makalapit sa ating Panginoon.
Tayo ba ay tunay na mga kaibigan? Tayo ba ay tapat na mga kaibigan? Tayo ba ay Kristiyanong kaibigan na nagdadala ng ating kapwa sa ating Panginoon? Tingnan po natin yung ating mga katabi. Tunay ba tayong kaibigan sa ating mga kapatid? Kaya ba nating magbuhat ng ating kaibigan patungo sa ating Panginoon? Kaya, mga kapatid, ang isang sasabihin ko sa inyo, ang tunay na kaibigan, ibinubuhat ang kanyang kapwa sa ating Panginoong Jesus. Kaya pakisabi po sa mga katabi ninyo, tunay akong kaibigan. Bubuhatin kita patungo kay Jesus Nazareno. Tingnan niyo po ulit yung mga katabi niyo. Kaya niyo bang buhatin? Kaya naman. Hindi naman po literal. Bubuhati natin yung kanilang katauhan, yung kanilang pananampalataya patungo sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Tapos yung ikalawa po doon sa Ebanghelyo, makikita po natin nung dinala na nila yung kanilang kaibigan na paralitiko sa ating Panginoon, nahirapan silang makalapit kay Jesus kasi napakaraming tao. Anong ginawa nila para maidala kay Jesus? Binutas yung bubong ng tahanan ng ating Panginoon para maibaba yung kanilang kaibigan. Ano pong sinasabi at ipinapahayag sa atin ito? Minsan po, bilang mga kaibigan, gagawa talaga tayo ng paraan. Marami pong paraan para mailapit natin yung ating mga kaibigan sa ating mga Panginoon. Hindi lamang po isa yung paraan. Na kapag hindi gumana yung unang paraan, hindi na tayo magpapatuloy. Matuto po tayo dun sa mga kaibigan sa Ebanghelyo. Naghanap sila ng ibang paraan, ng ibang pwedeng pasukan para maidala yung kanilang kaibigan na hindi makalapit sa Panginoon. Handa silang sumira ng isang bubong para lamang maidala yung kanilang kaibigan sa ating Panginoon. Kung tunay at tapat po tayong mga kaibigan, mga kapatid, gagawa tayo ng paraan, mailapit lamang yung ating mga kaibigan, yung ating mga pamilya sa ating Panginoon. Kung tunay tayong kaibigan na nagmamahal sa ating Panginoon at nagmamahal sa kanyang bayan, hindi natin susukuan kapag sa unang paraan ay hindi gumana. Marami pong paraan para makalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Nawa yung ating pananampalataya magtulak sa atin para maghanap ng ibang paraan para mailapit yung bawat isa sa Panginoon. Napakahalaga po ng mga totoo, tapat at tunay na kaibigan. At napakahalaga po na yung bawat isa sa atin maging totoo at tapat na kaibigan sa bawat isa. Para tayong mga anak ng Diyos, tayong mga naririto sa mundong ito, patuloy na makaranas ng pagliligtas ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya ang imbitasyon po, ang hamon sa atin, paglabas natin sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, tingnan natin yung ating mga komunidad, tingnan natin yung ating mga pamilya, tingnan natin yung mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon. Kailangan ba nila na mabuhat patungo sa Panginoon? Sila ba ay paralisado? Sila ba ay hindi makalapit sa Diyos? Yun po yung mission natin, mga kapatid. Tayo ay maging tunay na mga kaibigan sa ating mga kapwa. Nagdadala ng mga iba patungo sa ating Poong Jesus Nazareno. Dalawang mahalagang imbitasyon bilang mga tunay na kaibigan ng Panginoon at tunay na kaibigan ng mga tao sa mundong ito. Nawa tayo ay nagbubuhat ng bawat isa papalapit kay Jesus. At ikalawa, patuloy tayong gumagawa ng paraan para mailapit yung iba
sa kaligtasan. At kapag naidala na natin sila sa ating Panginoon, ipagkakatiwala na natin sila sa ating poong Jesus Nazareno. Siya naman po ang magbibigay ng kagalingan, pagpapala at kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Ang mahalaga lamang, dinadala natin sila sa tamang lugar, sa tamang tao. Walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at niyahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo at maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alam at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa pagitan, pinagpala na parito, sana ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa pagitan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang sa lupa para nang sa langit. Binigyan mo kami ngayon na aming kahanin sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiyurin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay sa namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y ilalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sabo ko at dasal sana'y pakinggan mo ng mga hirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko, mahal na Poong Jesus Nazareno.
O Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ikay purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakahahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakahahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo,
kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy na paanyaya po sa atin, maging tunay at tapat tayong kaibigan, kaibigan na may pananampalataya, kaibigan na nagdadala ng iba patungo sa ating Panginoong Hesus, kaibigan na patuloy na gumagawa ng paraan para yung iba ay makaranas ng kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayurin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglay ang pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.